aspire to inspire before you expire. Sabi ko ay paanipun na lamang kayo ay holy. May isang nagpaliwanag sabi sa akin, Brother Sam, kaya ko nasasabi ako ay holy kasi nagsisimula ang tawagin ng alas dos, tumating ako ng alas buwan, o kaya ko laging holy. Sabi niya, kaya isa pa, kapag ako ay nakikinig ng mensahe ng Panginoon, ayaw ko sumunahan kasi nasasalungan laway ng preacher, kaya ko laging nasa holy. At kapag ako'y nakinig ng mensahe, madali kong makalimutan, kaya ang tawag sa akin ay matandang huli. Yun po ba yung holiness na hinahanap ni Lord? Hindi. Kaya ka nagiging huli kasi kapag ikaw ay lumalapit ni Lord, ikaw ay humingi ng tawad at lahat ng pinatawad ni El Shaddai nagiging banal sa kanyang mga. Amen! At parang ko sabihin mo, kalubod-lubod. Sabihin mo, kalubod-lubod ka ba ngayon kay Lord? At paano natin masasabing tayo ay kalulubog? Palapitin mo yung iyong katabi. Sabihin na kapatid. Paano na magiging kalulubog ko yun? Ha? Paano daw? Sabi ko sa Bible, at hindi kinalulugan ng Diyos ang mga tao walang pananalig sa Kanya. Amen? Ibig sabihin, yung walang pananalig ay hindi kalulubog, therefore, yung may pananalig lang siyang kalugod-lugod kay El Shaddai. Amen? Sabihin mo, lalapit ka na rin lang. Aakit ka na rin lang ng formation. Aakit ka na rin lang ng gawain. Sabihin mo, dagdagan mo na ng pananagpalataya ang iyong pag-attend. Amen? Para ikaw ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen? Palagpakan natin si Lord. Hallelujah! Lumas ka ng kaunti niya. Kasi kung inyong papansinin, pagdating po sa pagkakaloob sa ating mga offering, dyan po tayo nasusukat. Ha? Kasi kung minsan ay sinusukat natin ang ating gawain by our offering. Sinasabi ng iba, kung wala ako dyan, hindi yan magpapatuloy. Kung hindi ako tutulong, hindi magtatagumpay ang gawain. Hindi po yan ang sakatan ng pagtatagumpay na gawain. Tandaan po natin, ang tagumpay po ng gawain ay nasa kamay ng Diyos na ating nakapangyarihan. Kaya kung gusto mo po magtagumpay ang gawain, daging kamay ni Israel ang ating hilingin na kumilos sa ating kalagitnaan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapag kamay mo ang kumikilos, limitado ang kayang gawin niya. Pero kapag kamay ni El Shaddai, laging matagumpay. Amen? Palakpakan si Lord, hallelujah. Gusto ko ulitin itong kwento na ito kasi mahilig lang po kasi ako magkwento ng ilang mga spiritual aspect ng ating paggawain ay mailagay ko sa isang kwento. May isang bata, na itong batang ito, sa tuwing umaga sa kanyang pag-iisip lalapit sa tatay, hihingi ng pera. Yung tatay ang bibigi ng pera sa bata. Ang gagawin ng bata, pupunta sa tindahan, bibili ng kanyang paboritong candy. Bawat umaga, hingi ng pera, pupunta sa tindahan, bili ng candy. Isang umaga, pag-iisip ng bata, humihingi siya ng pera sa tatay. Sabi ng kanyang tatay, I'm sorry, anak, wala tayong pera ngayon. Kasi hindi ako nakapasok kahapon, masama ang aking pakiramdam. Ang maganda doon sa bata, natanggap niya ang katotohanan na wala siyang pera ng umagang iyon. Pero ang maganda, yung pagpunta sa tindahan, hindi niya nakalimutan. At this time, nandun siya sa harap ng tindahan, pero ano ginagawa? Nakatingin lang sa kanyang paboritong candy. Hindi siya dumudukot ng pera, naghintay yung may-ari, at dahil na talaga hindi dumudukot, nahulaan ng may-ari, walang pera ang bata ng umagang iyon. Naawa yung may-ari ng tindahan, hinawakan yung candy, binuksan at sabi sa kanya, kumuha ka na,
Sabi ng banda, ayoko po, wala po akong pera. Sabi niya, alam mo, wala kang pera, kung mo ka nabigay ko sa iyo yan. Sabi ng bata, nahihiya po ako. Sabi ng may-arang tindahan, huwag ka nang mahiya. Basta kumuha ka, binibigay ko sa iyo. Alam niyo, sabi ng bata, kung talagang bigay niyo sa akin yan, pwede ba kayo na lang po kumuha para sa akin? Sabi ng may-arang, bakit ako kumuha? Bakit hindi na ikaw? Sabi ng bata, kasi po, kung kayong nakuha, mas malaki ang kamay niyo, mas marami kayong manapot. Amen. Sabihin mo sa katulong mo, kapag kamay mo ay gumagawa, limitado lang ang kaya gawin niya. Pero ikaw, ilagay mo sa kamay ni Eshaday ang iyong kalagayan at titipin mo, sinasabi sa Bible, hindi pa nakita ng mata, hindi pa nangyuntay ka, hindi pa sumabi sa isipan ng tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga tao sa kanyay nagmamahal. Amen. Palakpan si Lord. Sabihin mo, palakpan ng nagmamahal. Ito po yung lagi natin ilalahanin by the offering na ating itong ibinibigay. Kasi sabi ko na po sa inyo, kaya po ang ating simbahan kung isa nagkakaroon ng problema kasi may mga tao ayaw bitiwang para sa Panginoon. Ha? Meron po isang pare na sa kanyang parokya ay kanyang tinuturuan yung kanyang mga parokyano ng pagbubukas pala. At ang masakit, isang araw, dumaan ang malaking bagyo at lubos ang lawasan ng kanilang simbahan. So sila po ay nag-limisa sa isang tolda. Pagkatapos ay nagsalita yung pare sa kanyang homily. Sabi ng pare, I have good news. I have good news and I have bad news. Sabi niya, meron ko tatlong news, isang bad, isang good, at isang bad ulit. Sabi ng mga tao, Father, alam ko yun. Sabi ng pare, ang bad news ay gusto kong malaman ninyong lahat at kitang-kita naman ninyo na ang ating simbahan ay dinaan ng bagyo at lubusang nawasak. Yun ang bad news. Eh sabi naman, ano po yung good news? Sabi ng pare, ang good news ay meron na gagastusin sa pagpapagawa ng simbahan. Palakpakan ng mga tao. Pero yung mga taga-amil, hindi po malakpak. Kaya po sila ng pagpapagawa ng simbahan. Sabi ng mga tayo, Father, ano man po yung bad news ulit? Ang sabi ni Father, yung bad news ulit, yung ipagpapagawa ng simbahan nasa bulsa niyo pa, hindi niyo pa ibinibigay kayo sa akin. Kasi nakalimutan natin na akala natin lahat ay nakukuha lang sa prayer. Kinakailangan lagyan natin ng gawa. Amen? Meron na po nakalagay din sa isang simbahan. Meron po kanabasa sa kanilang CR, yung pang-CR under innovation. At doon po ay meron pong hulugan ng offer ng contribution para sa maintenance ng simbahan, pero walang naglalagay. Kaya isang araw, nakaisip yung pari ng isang magandang paraan, naglagay siya ng Word of God sa may pinto ng CR. Anong kanyang inilagay? Inilagay niya roon ay give to God what is due to God and give to CR what is due to CR. Amen. Kaya pala hindi ko nag-maintain. Hindi nagbibigay ng pang-maintenance yung malumagapit. Amen. Pero kapag kain ko po ay mayroong malalim ng pagmamahal kay Lord, hindi mo ko questionin ang anumang bagay na ating pong ibinibigay sa gawain ng Panginoon dahil ang ating iyan ay para sa kapulingan ng ating matilang gawain sa Lord. Amen! Hindi na natin nanalap kasi bakit mo yung ibinibigay kasi it is out of your gratitude. Ikaw ay nagpapasalamat kay Lord dahil ikaw ay pinagpapala.
Kaya nga aking patuloy ko na hindi tumigil sa pangarang about to some times. Kasi bakit alam nyo na ito yung susi? At marami naman po talaga ang sinisigaw sa katotohanan na nung ito yung kanilang isang buhay, pinagpalan na rin siya na ang kanilang mga buhay. Amen! Kaya sabihin sa katuloy mo ba yung offering na ibinibigay mo kay Lord? Tanto na bagay ang susuka kung gaano magkamlalim ang pag-ibig kay Lord. How to issue na una sa panaparaan by the forgiveness na ating tinanggap buhat sa Kanya, nalalaman natin na mas lumalaki ang ating pagmamahal. Pangalawa, sa pamagitan ng paglilingkod na ating ini-offer, kung gaano kakasipan sa gawain, mas malalim ang iyong pagmamahal kay Rasyadaya. Amen. At pangatlo, sabihin mo sa pamagitan ng ating mga offering na ibinibigay sa Kanya, masusukat natin. Sabi doon ng isang babae, ang balo na dumating, ang kanyang ibinigay ay 2 lang, pero sabi sa Bible, yun ay buong-buong niyang kabuhayan, hindi mahagihan. Amen. Kaya ngayong hapon, inaanyayahan ko tayo lahat iman si tayo, at nawa itong pagmamahal na ito na ating pang sinasabi ating ibinibigay kay Lord ay tuluyang makita sa ating mga buhay. Sabi ay hindi magmahal sa salita lang. Ipakita mo sa gawa ang iyong pagmamahal. Man of pagyawari. Man of love. Magsimula ang ating pagyawari sa malalim na pag-ibig kay Lord. At ngayon, ibibigay natin ang pinaka the best offering na ibibigay natin sa ating Panginoon. Walang iba kung hindi the offering of love. Pagkakit natin ang ating mga mata. Thank you.
pinakita ng Panginoon Jesus yung isang katotohanan. Na ito ang status sa buhay ng tao, base lang ng isang malalim ng paglilingkod sa kanya. Kung hindi, ang isang tuwir ng pagtanaw ng utang ngayon sa kabutihan ng Diyos na binarawa sa kanya sa araw-araw. It is the goodness of God that leads sinners to repentance. Kapag na-appreciate natin ang kabutihan ng Panginoon, lalang tumatataan ang ating buhay paglilingkod. Kapag nakilala natin na siya ang lumimot sa lahat ng ating mga sala ng tayo kanyang patawarin, lalang nagmumumintin ang ating paglilingkod sa kanya. At nung makayanan natin ialay ang ating mga sarili, lahat ng mayroon tayo ay nagagawa na natin ialay sa kanyang harapan. Panginoon, sa hapon ito, masdan mo ang iyong mga magagawa ang galing sa iba't ibang lugar. Mga taong tumugon sa iyong panawagan, katulad ng babaeng Panginoon sa aming gospel ng binasa, na doon sa harapan ng aming Panginoon, siya po ay nungpo, umiiyak, binabasa ng luha para ng Panginoon at pinupunasan ng kanyang buhok. Ito rin, Lord, ang kalagayan ng aking mga kapatid sa ngayon. Lahat ng narinito, Lord, they appreciate what you have done. Alam namin, Lord, na hindi sila tatagal sa lugar na ito kung hindi nila tinanggap ang iyong sakripisyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. At naniniwala ako, Lord, na hindi nila magagawa ang pag-aalay ng kanilang buhay kung hindi kanilang kinikilala ng Panginoon at tagapagligtas. Kaya nalangin ko, Panginoon, sa hapon ito, lahat ng nakarating, lahat ng nag-offer ng kanilang panahon, sila, Panginoon, na iniwan ng lahat at inunaka sa lugar na ito. Ang panghahawakan ang sinabi ng iyong salita, to seek first the kingdom of God and His righteousness, and we claim lahat ng aming pangailangan sa aming mga buhay ay iyong inalagay higit pa sa aming inaasahan. Lahat ito'y aming sabot na langin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. 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 Amen.